Yun o. What's up mga kachambalero? So may unit po tayo dito ngayon, Aerox. Ito daw po ay second hand unit at gustong ipacheck ni sir. Dahil sa tuwing siya daw ay tumatakbo na ng medyo malayo at mainit na ang makina ay namamatay. Ang kanyang makina at minsan ay sinisinog. Humahago. Natuwa lang din ako. May butas yung cover ng battery. Yun na yata ang purpose niya. Para madaling ilabas yung diagnostic sa akin. Yung kakabitan natin ang ating diagnostic tool. So, syempre, bago ang lahat, i-scan po muna natin yun para makita natin ang history ng motor na ito. Kung meron ba siyang mga error before o meron siyang error currently. Yun po ang aking SOP. Bago ko i-final check-up yung motor. Sa mga FI unit po kasi nakikita na yan sa ECU. Yung history ng motor. Ayun o. CBN o. Bagong tabas o. Pakita ko daw yung rango niya. Ayun o. Tanggol! At ayan nga ba mga boss. Naisikan na natin ang dami. 1-2. 1-3. 1-5. 2-2. 3-7. 6-1. Bale, 6 po. Yung kanyang malfunction sa history code. No? Pero yan po ay ating i-delete lahat. Tapos, i-monitor po natin kung babalik pa ulit. Kasi yan naman po ay nasa history. Wala naman po sa current. No? ISC correction value ratio. I-erase natin yan. Kasi kapag gato, kailangan i-erase. No? Kailangan maging 0. Yung 0 na po. Okay naman. Yung iba. So, check natin. Start natin yung kanyang motor. Check parameters. Okay. Wala namang bumalik na error. Start. Ayun. Mababa. Biglang tumaas. Biglang bumaba. Hindi ko gusto yung RPM ng kanyang motor. So, lilinisin po natin ang throttle body nito at ito po ay second hand. Para si sir ay makasigurado sa kanyang motor na hindi siya bibigyan ng problema nito kahit sa long ride. Sine-check ko lang din po yung map sensor. Okay naman kasi nasa history rin po yan. Painitin natin. Titingnan natin kung babalik pa. So ayan mga boss, nalinis na po natin yung throttle body. Nireset po natin yung ISC, pati yung kanyang map sensor. No? Nilinis na rin po natin. Kasama po sa map sensor yung throttle position sensor. Yun po yung Aerox sa 10 max. Kasama na po yung dalawang unit ng sensor. So ayan, ayan, umaandar na po siya. Normal na po ulit yung kanyang RPM. Dahil nilinis na po natin, pati ayos, na-reset na po natin. So, pinapainit na lang po natin na maayos yung makina para maitono natin ng mas maganda. So, ayan, tahimik naman yung makina. Walang problema. At eto naman, Honda Click. Pang 5 araw na to sa amin, walang pesa. At sa wakas, mabubuo na namin to. Ayan, inuumpisa na po yan ni Ben. Buuin. At 5 araw na po ito. Pang-anim na bukas at sana'y makuha na ng may-ari at sana'y mabuo na namin. Ito pa nga po pala yung iba namin gawa. Maraming salamat po sa inyo. At ayun na nga mga boss, umaandar na siya. Ayan, wala na siya sa loob, hindi na siya kalas-kalas, kalat-kalat na lang. Pero buo na po ang makina niya, umaandar na. Ayun pa yung iba namin ginagawa. So magbi-bleed po muna tayo ng coolant sa radiator. Lalabas po natin lahat ng hangin sa kanyang cooling system para iwas overheat. Ayan, malamig pa po yung makina. Paiinitin natin yan. Tapos mamaya, i-road test natin. Hindi na siya tunog. Bakal na nagigiling mga sir. Tahimik na po ang makina niya.
parang brand yung nakulit na manakbo. At ayun mga boss, may humabol pa kahit padilim na. Papaayos ng wiring ng mini driving light. So tapos na po natin i-bleed itong Honda Click. Ibabalik na po namin ang kahan nito. Bubuin na po namin lahat para maya maya ay ma-road test na. At bukas pagkuha ni boss ay all white na all white na ulit. So ito po ay nasiraan na magkabilang side bearing. Yung side bearing niya po sa may pulley side ay lumuwag na sa mismong lagayan sa sigon niya. Kaya pinagawa po namin yan sa machine shop dahil hindi ko po yung kayang gawin. Tapos camshaft bearing po pinalitan namin dahil kalug na rin. Kaya sobrang ingay po talaga nitong motor ko. As in, parang nagigiling na bakal sa loob. So ngayon, okay na po ulit siya. Bukas po ulit mga bossing, ride safe and God bless. Maraming salamat.